Saya po mga kapigma, sa mga pagkakapunulisin nyo, dito po sa aming site. So, ngayong araw po, kaya po nang may pangako natin sa inyo. Kaya unbox po natin itong order natin din sa Lazada. So, tatlong item po ito, magagamit po natin ito sa tulad nating project mga kadigma. So, samahan niyo po mga kadigma, tuhan muna natin bago patuloy natin ito. Yeah! So yung mga kadigma, balik po tayo dito sa unboxing natin. So bago po tayo magsimula, pasalamat muna tayo sa mga subscribers natin at sa mga silent viewers natin na walang sawang pinapanood yung video na in-upload natin sa ating YouTube channel. So sa malaking karangalan po na hindi nyo ako niiwan sa pinagawa natin. So gaya na may pangako natin sa inyo, mag-unbox tayo ngayon. So unahin natin itong isa. Ito po mga kadigma, nabili natin ito, 300 pesos. So kasama na yung shipping pin niya. Itong item na ito mga kadigma, locator to. So ginagamit natin ito sa mga CR na kung saan para malaman natin yung tamang layo, ibigay yung tamang butas nung bubutasin natin doon sa mga bangong nataturi, saka doon sa mga water supply natin. Ang dahilan ko nito para papakita natin sa inyo kung worth it ba, kung okay ba yung presyo niya dun sa item na dineliver. So okay naman yung pagbalot niya. Kaya sa mga kadigma. So ito yung tinatawag na locator mga kadigma. Ginagamit po ito dun sa pag-locate ng mga butas natin sa mga CR. So gaya ko nung naka-plus dyan sa taas ng screen natin, ito po yung purpose niya. So distribute siya. Base po sa item na dinilibre sa atin, okay po siya mga kadigma. So natatanggal naman po, depende sa laki ng butas niya. So tatlong klase po siya mga kadigma yung butas, para sa sanitary at sa water line. So 5 star po tayo dito sa item na ito. Dito sa locator natin. Paghandil sa kanya, 5 star din tayo mga kadigma. Ayan. So maayos yung pagkakahandil nila. Ayan. So aluminum siya parehas mga kadigma. Kaya 5 star tayo dito sa item na binuwi sa atin galing sa Lazada. So susunod naman natin itong mga kadigma. Nabili natin ito, 500 do yung isa. Parang lifter siya ng mga salamin. So sa handle niya at sa shipping niya, 5 star din tayo dito kasi naka-bubble wrap siya. Libre po yung pagka-bubble wrap ng mga kadigma. So actually, nagamit na natin ito dun sa isang video natin. Nakita niyo na siguro ito. Ginamit natin siya. So tested na natin itong mga kadigma. Okay siya. Sa presyo niya, 500. Malaking tulong po ito sa atin. Lalo, mabibigay po yung price na kapatid natin kapag nag-repair. Sa granite natin, kapag ito ng mga granite natin dyan, napakalaking tulong po ito. Ayan. So ginagamit ko itong mga kadigma. Kung napanood nyo po yung isang video natin dun sa pag-repair ng tiles, ginamit natin siya. So yan mga kadigma. Napakalaking tulong po nito kapag ano ito, lalo sa pag-repair yung mga tiles natin. So yan. So ito try natin siya dito sa medyo nakaupa. Hindi pa makapit mga kadigma. Kailangan na pantay yung pagkakasipan niya.
So kaya na smooth yung area niya mga katigma, hindi yung maraming ganito kasi hindi siya kapapit. So base dun sa ginamit natin dito sa marble na prepare tayo, 5-star din sa mga katigma. So napakalaking tulong po nito pag meron tayo nito. Ayan. So ito na tayo mga katigma. Dito na tayo sa hinihintay ng mga kapwa nating katigma na nag-post tayo din sa isang Facebook group sa mga telesitter. So marami nag-aabang ito. Baka yung mga subscribers natin kaya nag-subscribe sa dito. So samahan niyo po kung mga katigma. Ayan, box natin po. So dito tayo sa kabila pala bukas. So dito sa inyo, kabila kayo. Maayos naman yung pagkakabalot ng mga prigma. So nakababulot up din siya for protection. Inco po yung brand nito mga prigma. Yung model natin na manual style cutter na to. So inco siya. Nakapromo sila kaya nabili natin ito ng 2.5 lang. So napakalaking tulong kasi nito mga katigma, lalo kapag may kutrata tayo na bawal yung ingay ng grinder kapag araw. At yun sa mga tea house natin ng mga project tsaka sa mga salon, nakakakuha kasi tayo ng kutrata minsan doon. So bawal sa mall yung may ingay. So kahit pa paano, kailangan natin mag-provide ng gamit para hindi tayo mga hirapan sa pag-cut pag-araw. So ito sa mga kaligma. Yan. So ito, try natin ito. Didimo natin sa inyo kung quality ba o worth it ba yung 2.5 na binili natin ito. So may free siya na sa mga kalim mga kaligma. Yan. So kapag nawala na ng talim, may isa tayong reserva. So ngayon, itatry natin siya kung okay ba yung paggamit ito. So kung mapapansin nyo dito, meron tayong mga tiles na dito. So ibang klase ng tiles to. Marami yung ceramic tiles dito. Pero ibang klase ng ceramic kasi yung mga dry press. Iba't iba yung pagkakaluto niya. So may procedure din tayo dito, susubukan natin. So ito, susubukan muna natin dito sa maliit na porcelain tiles na to. Ginamit natin dito sa may labas. So susubukan natin. Actually, first time din natin gamitin ito kasi hindi tayo nakapagamit ito. So pagpapasensyaan nyo na muna kung hindi tayo medyo nasanay dito. Pero ang pagkakalam natin ito, base naman din sa mga napanood natin na YouTube tutorial, kailangan na ho, diretso lang ho yung pagka-cut niya. Hindi siya pwedeng balik-balik ng pagka-cut. So pag nag-cut kayo, isang diretso lang. Tapos yung pag-cut niya mga katigma, huwag kayong mag-cut dito. Kumbawa 60x60 yung tiles, huwag kayong mag-cut dito. Hindi kayo dito sa tikna. Yung pagka-cut niya po, dito lahat sa may unahan niya. Kasi masisira po siya. So try natin ito. Yung maliit na ito na porcelain tiles natin. So hahatiin natin siya mga katigma. So yan, okay po siya, madali po siyang nakat mga katigma. Tsaka maganda po yung daan ng pinagdaanan ng talim niya. Halos kunti lang mo yung kinain ng talim, unlike dun sa talim ng diamond cutting disc natin sa grinder. Kahit yung pinakapaborito nating talim, yung 8-5, malaki po yung daan nun. Dito po, maliit lang. So kung balak nyo pong nagtitipid sa tiles, maganda ito dun sa mga siro na gusto nyo magamit. So pag ginatin mo yung tatlong tiles na ganito, so perfect po yung pagka-cut niya, sigurado. Pag ito yung ginamit nyo.
So okay po siya kahit sa 4 cylinders mga kadigma. So sinubukan naman natin siya dito sa ceramic tiles natin na 30x30. Ayan. So susubukan natin siya mga kadigma kung uubra ba siya. So lagi lang mong tandaan, ito po yung pinaka-adjustan niya. Ito yung magiging stopper niya mga kadigma. So i-check din natin kaya kung perfect din yung pagkakaiswala nito kasi minsan kasi kahit sabihin na natin na machine yung gumawa niyan, may posibilidad ko na hindi siya perfect. So i-check natin mamaya kung perfect yung kaiswala nito. So pagkapalagay lang yung mga katikma, i-adjust nyo lang ito tapos isagad nyo lang yung pagkakalagay nyo ng tiles natin. So yan, hatiin natin ito. Hindi na natin susukatin para malaman din. So higpitan po muna natin siya mga kadigma para hindi po siya gumalaw-galaw. So gaya ng sinabi natin kanina, diretso lang po yung pagkakat. Huwag natin pabalik-balik kasi masisira pong talim natin. So isang daan lang siya, tapos dito sa unahan yung pag-press niya, huwag dito sa bitna o dito sa likod. Simple lang mga kadigma, walang ingay. Okay siya sa ceramic tiles natin na 30x30. So ngayon, kichick natin muna yung mga kadigma bago tayo mag-proceed dito sa ibang porcelain tiles natin. Tsaka, ilugod kasi tayo dito yung ceramic tiles din. Ceramic din siya mga kadigma kasi yung pinag-ibigan lang ay yung area niya. Kung mapapansin ninyo, lubog-lubog yung iba. So tatry natin dito kung uubra pa itong tile cutter natin kasi usually, hindi maabot itong area na ito mga kadigma. So, tatry lang natin mamaya kung okay siya sa ganyang tiles natin. So, para makita natin yung kung talagang nasa espalda ba yung nakakabit dito, susukatan muna natin mga kadigma kung magiging pareha siya. Nakatama pa din sa lapis na sinukatan natin. So dito natin malalaman kung eskwalado ba yung pinaka-stopper niya. Kita naman natin yung daan niya sa lapis. Ayan, kung mapapansin ninyo, isisintro lang natin siya dito. Ayan dito, isisintro lang natin siya dyan kasi dyan yung gitna ng talim. Kapag nagkatayo, dyan natin isisintro. Tapos ito mga katigma, ito yung hinigpitan. Ayan ito. So, nilagay natin siya dyan. Tapos, higpitan natin to. Ayan, ganyan po yung proseso nyan. Tsaka, kailangan yung talim natin kapag nagkatayo, dito siya tatama. Ayan. Kailangan yung talim natin dito sa gitna din tatama kasi para dyan yung ipipress natin siya. Talim niya mga kadigma. So ibig sabihin, okay po yung pagkakaiskwala nito. Inko natin, sulit na sulit po yung pinambili nila nito. Saka mabilis po yung pagkat nyo ng mga siroho nito mga kadigma kapag ginamit natin ito. Ito na lang muna tayo sa porcelain tiles natin. Susubukan natin ito sa 60x60 natin. So mahaba ito mga kadigma. So marble finish itong tiles na to. So kaya naman pala siya. So okay naman. Medyo makapal itong porcelain tiles natin mga kadigma. So pwede na tayo mag-cut ng porcelain tiles kapag siroho. So meron din tayo ditong ceramic kaso may mga lubog siya na area mga kadigma. Susubukan na natin to. May damage po itong tiles mga kadigma. Kaya ito yung ginamit natin. So may damage siya. So hindi na magagamit to. Kasi tapos na rin naman tayo. Itatapon na to. So hindi natin na sinasayang yung materialis. Actually, na doon na to sa imbakan, kinuha lang natin para may ibigay naman tayo sa inyo. Thank you.
kaya niya mga katigma, yung may mga part na lubog, kung napansin ninyo, may mga lubog po yung pinagdaanan niya. So, nakaya niya ho. So, dito naman tayo mga katigma. So, isa na to. So, ito, damis nito mga katigma. Kinuha na natin ito dun sa budiga. So, susubukan natin ito kasi may mga part nito mga katigma na lubog. So, susubukan natin siya, hindi siya equal. Mas malapad dito, tapos dito, hindi na na-exit. Ang laki din mga katigma, mabasag siya sa gilid. Hindi natin alam kung bakit. Baka kulang lang yung pagpapadaan natin. So, try natin ulit siya. Kulang lang siguro yung daan natin dito banda sa unahan mga katigma dito. So kailangan isagad niyo ito sa pinakaulang daan niya. So ito kasi kung mapapansin ninyo, ayan, kung mapapansin ninyo hindi nadaanan ng talim to. So kailangan dapat dumaan talaga yung talim dito para hindi siya mabasag mga katigma to. Kaya kung mapapansin ninyo, wala siyang daan dito mga katigma, kaya nabasag siya. So kailangan para hindi masayang yung tiles, sa padaanan talaga natin dito sa pinakadulo niya. Yan. So dito na naman tayo sa isa. So hindi ho ito, hindi ho sinasayang natin yung materials mga katigma kasi ito, buo na yung pinag-tiles natin ito na wall. So kung mapapansin ninyo, matigas itong tiles na to. So subukan natin siya, siruho na namin itong mga katigma. Kung mapapansin nyo, matapas na ito yung gilid niya. So tatry lang natin ito. Floor tiles kasi ito mga katigma, kaya matigas siya. Unlike din sa mga wall tiles na malalambot. So tatlong daan na tayo mga katigma, tatlong pasada na. So ayaw, try natin muli, pang-apat. So hindi mo siya kaya mga katigma. So gaya ng sinabi natin, floor tile ito, matigas talaga ito. So hindi mo siya kaya mga katigma. So at least, alam nyo na kung hanggang saan yung imitasyon ng tile cutter natin. Kasi once na nakaka tayo, unang natin pilitin kapag hindi kaya. Kasi masisira lang siya. Kaya lang yung ginamit natin. So, tatry na natin ito ulit. Baka sabihin nyo, nasira na. Tatry na natin ito. Kasi baka sa inisip nyo, nasira na yung tile cutter natin. Gumagana pa rin siya mga katigma. So yan. So base sa performance niya dito, 5 star pa rin siya para sa akin kasi expected ko na naman talaga na hindi siya kakayanin ito kasi matigas talaga itong flow test na ito. So, sa presyo niya mga katigma, kumbaga sobra-sobra yung binibigyan niya na quality dun sa presyo niya. Siguro sa hindi po nakakaintindi sa mga hindi tile sitter, ito nila ma-appreciate yung kahalagahan nito. Kasi hindi nga ako nila alam kung ano talaga yung naiibigay na saya kapag mayroon ka dito mga katigma. Kasi iba yung saya na nakapag-cut ka ng tiles na walang ingay. Tsaka pulido po yung daan. Wala ko siya masyadong basag-basag. May natutunan po kayo sa pag-unbox natin ito. Tsaka yung mga dahilan kung bakit pinili natin ito. Tsaka itong kulusito natin kasi gawa ng
napakalaking tulong ito sa atin, kaya unti-unti ho, mag-invest tayo ng mga gamit para ho sa mga next project natin. So, pipili pa ho tayo ng mga gamit na makakatulong sa atin po unti-unti para kahit pa paano may napupunta tayo gamit. So, gaya ho ng pangako natin sa inyo, kapag pinalag na tayo, isi-share din po natin sa inyo itong mga nabili natin mga katigma. So, kaya kailangan bumili tayo ng bago. Bilang kasasalamat sa mga katigma natin na sumusuporta sa ating munting YouTube channel, gagawin po natin mga katigma. Pasasalamat na lang po yun sa walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So, naway ma-appreciate mo po yung ginagawa natin mga katigma. Saka bago po tayo maghiwalay, magpapasalamat po muna kayo sa mga silent viewers natin, saka sa mga subscribers natin na walang sawang sumusuporta. Kahit papano, hindi yun na ako tayo nahihirapan sa pagkuha ng mga subscribers, kasi ako, saan na lang ako silang pumupunta sa ating YouTube channel. So, sa baka sa awa ng Panginoon, maabot na ako natin yung requirements ng YouTube. Yung watch hours natin, tumataas na rin ako, kasi may dalawang video tayo na umaangat ngayon. So, isishare ko natin sa inyo kung anong video yun, siguro sa next upload natin. So, may dalawang video tayo ngayon na yun po yung kinukunan natin ng watch hours natin. So yung subscribers po natin, kung saan naman silang pumupunta. So hindi na ako tayo kailangan makipagpuyatan pa. Alam naman ng mga vlogger natin yung mga kaibigan kung anong tawag doon. Hindi na ako tayo kailangan magpuyat para doon, kasi yung iba minsan nalalagas din. Naway may napulot po yung kalaman sa video na ginawa natin. So, bago po tayo maghiwalay, muli po tayo nagpapasalamat sa ating mga silent viewers, saka sa ating mga subscribers, saka sa mga bago pa po na napadpadito sa ating mga YouTube channel, na naway paklik lang po yung subscribe button. Saka huwag kalimutan na i-click rin yung notification bell na all para mag-update ito kayo sa mga video na gagawin natin. So, yan lang po muna ngayon mga katigma, sa mga kapwa natin na pangapulit yan. Naway huwag po kayong masawang sumuporta. So, sa muli po, maraming salamat po. Buhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.